dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag... Isang magandang gabi po sa inyong lahat, Papa Dudut, at sa mga libo-libo ninyong taga-subaybay. Gusto ko po sanang i-share ang aking kwento. Sana'y mabasa po ninyo ito. Ako nga pala si Kiana, 26 years old sa ngayon at kasalukuyang nakatira sa Caloocan. Sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong high school pa ako. May mga nagsasabi sa akin na above average naman ang itsura ko. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ako pansinin o ligawin ng mga lalaki, lalo na sa school namin. Napapansin nyo ng mga kaibigan at kaklase ko, pero ako ay nagpe-pretend sa kanila na okay lang sa akin. Samantala, isang close na pinsan ko ang pinagtanungan ko noon kung bakit hindi ako ligawin samantalang hindi naman ako pangit. Ang sabi niya sa akin ay baka daw sa personality ko ang problema. Para daw kasing nakaka-intimidate daw ang personality kong prangka at madaldal. Dahil doon ay sinubukan kong baguhin ang aking personality. Naging listener ako at hanggat maaari ay pinigilan kong maging taklesa. Kaso Papa Dudut, wala ding nangyari at sa halip na manliligaw, mga lalaking mapangasar ang lumalapit sa akin. Isa na doon si Alex. Ngunit isang araw ay tila ba bad mood si Alex noon at habang nagkwekwentuhan kami ng mga kaibigan kong sina Luna at Gab tungkol sa mga love life nila, ay bigla na lamang itong naggalit sa amin. Ano ba? Ang iingay ninyong tatlo ha? Saway ni Alex sa amin. Ano bang pakialam mo ha Alex? Kumpronta ko sa lalaking yon. E ang ingay ninyo eh, nakakaistorbo kayo sa nag-aaral. Walang chill na sagot ni Alex sa akin. Kung gusto mo sa tahimik na lugar, doon ka mag-aral sa library. Sarkastikong balik ko sa kanya. Pero hindi nagpapigil si Alex sa amin. Baka nakakalimutan ninyo, classroom to hindi palengke. Kaya kayo nandito sa loob ng classroom para mag-aral, hindi para magchismisan. Kung may kabuluhan sana, yung pag-uusap ninyo ay okay lang, kaso wala eh. Puro na naman yung mga love life ninyo yung pinag-uusapan ninyo. Tila disgusted siya sa topic na pinag-uusapan namin ng mga kaibigan ko. E anong pakialam mo kung yun ang usapan namin? Kontrang banat naman ni Luna kay Alex. Yun nga eh, wala namang kaming pakialam dyan sa love life ninyo. Pero binobroadcast ninyo sa buong klase. Hindi naman interesante. Nakakadagdag lang kayo sa noise pollution. Alam nyo ba yun ha? Palibasa kasi wala pa si Miss De La Cruz, kaya ang dadaldal ninyo. Manahimik nga kayo dyan. Yun ang huling pagkumpronta sa amin ni Alex dahil dumating na noon ang teacher namin. Papa Dudut, inis na inis ako noon kay Alex at sobrang nasira ang araw ko noon. Kaya noong matapos ang klase ay mag-isa na lamang akong umuwi. Ngunit nagulat ako nang bigla akong tinawag ni Alex at kinausap. Kiana, sorry kung nasigawan kita kanina ha. Sorry na rin kung madalas kitang asarin at kung minsan ay napapayak pa kita. Sinserong wika niya sa akin. Nagtaka naman ako sa pagbabago ng kanyang trato sa akin. E teka, bakit ka ba nagsosorry ng ganyan? Curious kong tanong sa kanya. Ang totoo niyan Kiana eh, nagsisisi ako sa mga ginawa ko sa inyo noon. Ngayon ko lang nalaman na dapat noon ko pa in-appreciate ang kabaitan at kabutihan mo. Hindi kita dapat pinakitaan ng masama. I'm sorry talaga. Sana mapatawad mo ako. Wika niya sa akin. Napahinga naman ako ng maluwag at saka napangiti na rin dahil sa wakas ay narinig ko na ang gusto kong marinig sa kanya noon pa. Okay, pinapatawad na kita. Yon ang naging desisyon ko. Papa Dudut, masungit dati sa akin si Alex. Ewan ko po ba pero sa kada buka ng bibig ko ay palagi na lamang siyang nagagalit sa akin. Minsan naman ay inaasar niya ako kung saan napapaiyak na lamang ako. Pero noong araw na yon ay biglang nagbago ang lahat. Bumait sa akin si Alex at hindi na siya katulad ng dati. Naging madalas ang aming pagsasama-sama at madalas din kaming
magka-partners sa mga projects at reports. At sa mga oras na yon ay aaminin kong merong something sa amin ni Alex. Kaya hindi ko maiwasan at mapigilan na kiligin sa tuwing magkakasama kami. Samantala isang araw, nagkaroon ng inter-school competition sa basketball kung saan ay kasama si Alex sa pambatong team ng school namin. Siyempre todo cheer kami papadudot. Lalo na ako na panayang sigaw sa pangalan ni Alex. At mukha namang na-inspired si Alex sa cheering ko. Kaya nakailang 3-point shot siya ng game na yon. Uy guys, thank you sa support sa team natin kanina. Lalo tuloy kaming ginanahan sa laro. Wika sa amin ni Alex pagkatapos ng game. Naku, wala yun Alex. Obligasyon namin yon na suportahan ang school natin. Anyway, ang galing ninyo ha. Congrats. Bati ni Gab kay Alex. Salamat Gab. Pagkatapos noon ay bumaling sa akin si Alex. O ikaw Kiana, wala ka bang sasabihin? Tanong niya sa akin. Nagulat naman ako noon at sobra akong na speechless habang nakatingin noon sa shirtless na si Alex. Ewan ko ba pero nakaramdam ako ng tingling sensation nang makita ko ang katawan niya samantalang lumapit sa akin si Alex at inakbayan ako. Ikaw ang inspirasyon ko Kiana. Sa totoo lang, halos pabulong niyang wika sa akin. Narinig naman yun ni Gab at napangisi sa akin. O bakit namumutla ka dyan Kiana? Inakbayan ka lang ni Alex. Tila pang-aasar pa sa akin ang kaibigan kong Becky. Alex, ang galing mo sana eh panalunin mo pa yung school natin ha? Yun na lamang ang nasabi ko sa kanya. O naman basta manonood lang palagi yung ultimate inspiration ko. Nakangiting wika ni Alex sa akin. Pagkatapos ay lalo pa niya akong inakbayan palapit sa kanyang katawan. Narinig mo yun Kiana? Ikaw daw ang inspiration ni Alex. Pang-aasar pa ng wika ni Gab sa akin. Naku Gab, huwag kang magsimula dyan. Baka ishoot kita sa basketball ring eh. Saway ko sa kanya. Anyway, saan pala ang punta ninyo? Tanong ni Alex sa amin. Sa bahay ni Luna. Doon magka-practice ng cheer dance ang buong section natin. Inform ko sa kanya. Talaga? Nagpa-practice o tumatambay lang kayo doon para makipagkulitan? Hindi bale, handa naman ako makipagkulitan sa iyo eh. Natatawang sagot niya sa akin. Ngunit sa hindi kalayuan ay may naispatan kami ni Alex. Namatang nakatitig sa amin mula sa hindi kalayuan. Si Enark, isa sa mga campus heartthrobs sa amin. Tinan mo si Enark Kiana, nakatingin na naman siya sa atin mula sa malayo. Mukhang hindi siya masaya sa nakita niya tayo eh. Bulong sa akin ni Alex habang iniiwasan namin ng tingin si Enark. Di naman siguro tayo ang tinitingnan niya. Malay mo may tinatanaw lang. Kunwari sabi ko na lamang sa kanya. Mukhang may gusto sa'yo si Enark Kiana, wika ni Alex sa akin. Ay naku, tingilan mo na yan. Pagsisimulan lang yan ng chismis. Pagpalag ko. Napahagikik naman si Alex sa reaksyon ko. Kung sa bagay, mukhang hindi mo naman siya magugustuhan kasi iba ang crush mo eh. Kiana, alam ko na kung sino ang crush mo. Tila nang-aasar na sabi niya. Pwede ba? Huwag kang ang mang-asar dyan. Ngunit hindi niya pinansin ang pagsaway ko sa kanya. Oh, huwag kang magalit sa akin. Sinabi ko lang sa iyo na alam ko na kung sino ang crush mo. Sa puntong yon ay hinarap ko na si Alex. At sino naman yon, Aber? Ako, nakangiting sagot niya sa akin. Napalunok naman ako, lalo na nang kindatan niya ako. Anong sabi mo, ikaw ang crush ko? Huwag kang assuming dyan, wika ko sa kanya. Joke lang, nag-assume lang ako Kiana. Hindi ko naman talaga alam kung sino ang crush mo eh, natatawa niya ang sagot sa akin. Asa ka pang magkakakrush ako sa'yo? Kunwari sabi ko noon kay Alex, pero deep inside ay aminin kong napapalunok ako lalo na kapag nakikita ko ang kanyang katawan. Pero Papa Dudot, hindi ko masasabing crush ko si Alex dahil paiba-iba ang mga nararamdaman ko noon. At saka may secret crush na kasi ako noong mga panahong yon, si Enark. Kaya kahit na kinikilig ako kay Alex ay hindi sumagi sa isipan ko na magiging kami sa hinaharap.
Anyway, napansin ko naman kay Enark na tila hindi maganda ang mood niya sa tuwing nakikita niya kami ni Alex na magkasama. Kaya isang araw ay nagpapansin na sa akin si Enark. At nakumpirma ko ngang totoo yun. Nang aminin sa akin ang kaibigan at psychic niyang si Jerry. Samantala hindi naman direktang nanligaw si Enark sa akin, Papa Dudut. Pero alam ko na may gusto siya sa akin. Nagkakaroon kami ng pagkakataon ni Enark na magkasama at sa mga unexpected na pagkakataon ay pinagtatagpo kami ng tadhana. Enark, nung isang araw pala may nasabi sa akin si Jerry. Panimula ko nang mapag-usapan namin ang kanyang kaibigan. Ha? Ano na naman yun? Tungkol saan ang sinasabi niya sa iyo? Tanong niya sa akin. Nasabi sa akin ni Jerry na kaya ka daw masungit sa akin minsan kasi nakikita mo ako na kasama ko si Alex. Naiinis ka raw kapag nakikita mo kaming sweet ni Alex. Si Alex ba ang dahilan kaya minsan ay iniisda mo ko? Diretsyang tanong ko sa kanya. Tumango siya bilang sagot sa tanong ko. Kayo na ba ni Alex? Curious na tanong pa niya sa akin. Kaibigan ko lang siya, wala kaming relasyon. Huwag kang mag-alala. Iiwasan ko na si Alex para hindi ka na mainis sa akin. Paniniguro ko sa kanya. Kaya na may papakiusap sana ako sa iyo. Wika niya pagkatapos ay niyakap niya ako at hinalikan sa labi. Hindi ako pumalag noon at agad na bumigay ang aking pagkababae. Kaya na pakiusap kahit kailan huwag ka nang lalapit kay Alex. Nasasaktan kasi ako. Hindi ko alam ang gagawin ko sa tuwing nakikita kitang masaya sa piling niya. Pakiusap pa niya sa akin. Tumango lamang ako noon bilang response na gagawin ko ang kanyang pakiusap sa akin. Sa kabilang banda ay nagkaroon naman kami ng pagkakataon ni Alex na magkasabay isang maulan na araw. Kiana, namimiss ko to. Yung magkasama tayong dalawa. Neto kasing mga nagdaang buwan mukhang iniiwasan mo ako. Bakit kaya na? Tanong ni Alex sa akin. Napalingon lamang ako sa kanya noon ngunit hindi ako nakakibo nang makita ko ang sakit na dulot noon sa kanya. Bakit mo ginagawa sa akin yun? Alam mo ba na masakit sa akin yung ginagawa mo? Pagtatapat pa niya sa akin. I'm sorry Alex, wika ko na lamang sa kanya. Bakit ka ba umiiwas sa akin? Dahil ba sa hindi mo na ako crush at si Enric na ang crush mo ngayon? Diretsyang question niya sa akin. Ha bakit mo naman nasabi yan? Sino bang may sabi sa'yo na crush kita? Sino din ang may sabi sa'yo na crush ko si Enric? Wait, wag mo sabihin sa akin na si Gab yung nag-chismis sa'yo niyan. Tumango naman siya bilang tugon sa tanong ko. Oo, siya nga nagsabi. Huwag kang magalit kay Gab. Kiana, totoo ba? Wala ka na bang pagkagusto sa akin? I'm sorry pero kaibigan lang ang tingin ko sa iyo. Malungkot kong sagot sa kanya. Kung ganun pala wala akong pag-asa sa iyo. Buti pa si Enark. Ang swerte naman niya. Tila pinipigilan ni Alex na bumuhos ang kanyang emosyon noong araw na yon. Ang mali ko ay umasa pa ako. Kakaiba kasi yung closeness natin. Kaya umasa ko na mahal mo din ako. Pero hindi pala. Sana pala hindi na ako umasa para hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Pagkatapos noon ay nauna na siyang umalis sa gitna ng malakas na ulan. Papadudot doon ko na realize na hindi si Alex ang tinitibok ng puso ko kundi si Enark kaya hindi ko na pinaasa pa si Alex. Si Enark naman ay nagsimula ng manligaw sa akin. At dahil sa unti-unti ko na siyang minahal kaya sinagot ko na rin siya. Hi Papa Dudut, sobrang saya ko nang maging kami ni Enark at sa pagkakataong yon ay narealize ko na masarap talagang magmahal. Papa Dudut, September 4, 2012, noong maging kami ni Enark, kaya mga sumunod na araw ay parang paraiso sa amin dahil sa sobrang saya naming dalawa. Pero dahil sa nag-aaral pa kami noon at dahil sa kakatungtong pa lamang namin ang college, ay sari-saring hamon ang ibinigay nito sa relasyon namin. Isa na roon ang pagkakalayo naming dalawa dahil sa Cebu mag-aaral si Enark. Habang sa Batangas naman ako, nag-decide na mag-aaral. Ikaw ha, Kiana? Hindi mo sinabi sa akin na kayo na pala ni Kuya
ang sabi sa akin ng kapatid ni Anark at kaibigan kong si Mia. Hindi makakapaglihim sa akin yung kapatid kong yun. Nasabi na niya sa akin ang lahat na sinagot mo na siya bago kayo magkahiwalay sa Romblon. Pagpapatuloy niya. Okay ba naman ako sa'yo bilang girlfriend ng kuya mo? Usisa ako sa kanya. Oo naman, best friend kita eh. Perfect ka sa kuya ko. Tuwang-tuwa naman si Mia sa akin. Namimiss ko na si Enhart. Ilang buwan din kaming hindi nagkita, ang sabi ko sa kanya. Hindi ko maitago ang lungkot ko ng mga oras na yon. Pero kagabi ay nag-text sa akin si Enhart na nasa barko na raw siya at pauwi na. Mia, gusto ko nang makita ang boyfriend ko. Nakita ko naman ang pag-ngisi ni Mia sa akin. Huwag kang mag-alala, makikita mo rin si kuya. Malay mo eh, makita mo siya dito. Makahulugang sabi niya sa akin. Kiana, tawag sa akin ang isang pamilyar na boses ng isang lalaki. Kaya dali-dali ako lumingon at nakita ko doon si Enhart. Nakangiti at tila masaya siya na makita ako, Papa Dudut. Dahil naman sa sobrang kasabikan ay napatakbo ako palapit sa kanya at napayakap ng mahigpit. Yumakap din sa akin ang boyfriend ko. Namiss kita. Ikaw ha? Madalang ka lang mag-text o tumawag man lang sa akin. Sa totoo lang eh, malapit na akong magtampo sa iyo. Ang sabi ko noon sa kanya. Pasensya na Kiana. Kailangan ko lang kasing mag-focus sa pag-aaral ko. Si Tito kasi pinipressure ako pero hindi bale. Sa susunod kong balik sa Cebu eh, gagawin ko ang lahat para hindi mawala ang communication natin. Yun naman ang pinangako ni Enhart sa akin. Enhart, hanggang kailan ka dito sa Batangas? Usisa ko sa kanya. 4 na araw lang ako dito. Sagot niya habang bakas ko sa kanyang mukha ang kalungkutan. Ano ibig sabihin eh 4 na araw lang kitang makakasama? Tila nalungkot din ako sa aking narinig kaya gano'n na lamang ang aking reaksyon. Kailangan ko pa kasing pumunta ng Romblon para bisitahin ang mga magulang ko. Napatango lamang ako sa kanyang sinabi sa akin. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Maya-maya ay sabi ko pa sa kanya. Alam ko na pareho tayong busy sa mga pag-aaral natin pero sana naman magkaroon naman tayo kahit na kaunting oras man lang para sa relasyon natin. Enhart, maasahan ba kita? Tanong ko. Okay na, paniniguro niya sa akin. Hanggat nandito ako eh sasamantalahin na natin ang pagkakataon na magkasama tayong dalawa. Papa Dudut, hinarap namin ni Enhart ang lahat ng hamon na yon sa relasyon namin. Nandoon yung kawalan ng oras dahil tuto kami sa pag-aaral. Dahil doon ay bihira na lamang kaming mag-usap sa telepono at madalang kaming magkita, siguro ay 2 beses lamang sa 1 taon. Nung una ay nakakaya pa namin yon pero dumating din ang panahon na parang mas kailangan ko ang personal niyang presensya. Kaso hindi kami magkasundo noon ni Enhart sa bagay na yon. Kaya nauuwi kami sa madalas na tampuhan. Samantala isang gabi isang tawag ang aking na-receive noon. Hello Kiana? Tanong ni Enhart sa kabilang linya. Nasaan ka na? Agad kong tanong sa kanya nang marinig ko ang kanyang boses. Nandito sa bus station, tipid na sagot ni Enhart. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Kumpronta ko sa aking boyfriend. Bakit hindi mo man lang ako hinintay na umuwi bago ka umalis? Tila nagtatampo na ako noon sa kanya. Sorry Kiana, tanging nasagot lamang niya sa akin. Yan naman kasi ang hirap sa iyo eh. Alis ka ng alis, tapos babalik ka lang kung kailan mo gustong bumalik. Ano ka ba naman Enhart? Hindi na nga tayo madalas na magkakasama tapos eto pang ginagawa mo. Alam mo nakakainis ka na talaga. Sa puntong yon ay sumabog na ang aking emosyon. Sorry na, huwag ka nang magalit. Nag-aalala niyang wika sa akin. Ganito na lamang ba talaga palagi ha Enhart? Palagi na lang bang long distance ang relasyon natin? Sa totoo lang eh nakakasawa na yung ganitong sitwasyon natin eh. Agad naman nagsalita si Enhart para sagutin ako. Yan ang gusto mong gawin ko. Tumigil na ako sa pag-aaral para lang makasama kita. Hindi naman pwede yun. Paano naman ang kinabukasan ko
ang magiging kinabukasan nating dalawa. Ngunit hindi ako nakumbinsi ng kanyang sagot. Ano bang plano mo sa relasyon natin ha? Hanggang text at tawagan na lang ba tayo? Okay lang sana kung regular ka nagte-text o tumatawag sa akin kaso once in a blue moon lang. Enag, almost 4 years na tayong ganito. Hindi ka ba nagsasawa doon? Tanong ko pa sa kanya. Akala ko ba naiintindihan mo ha? Kiana, ilang beses ko nang sinasabi sa iyo na kailangan ko mag-aral. Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi nang bigla na lamang akong magsalita. Pero kailangan ko rin na maramdaman mula sa iyo na mahalaga ako sa iyo, na may panahon ka para sa akin. Yun lang naman ang hinihingi ko sa iyo bilang girlfriend mo. Kaunting panahon lang, insist ko sa kanya. Gustuhin ko mang ibigay sa iyo yun, kaso hindi ko talaga maibigay eh. Tila sumusukong sagot ni Enard. Kung ganun pala eh, dapat hindi ka na lang na girlfriend. Enard, mukhang nakakaistorbo na yata ako sa buhay mo eh. Sige, para mawalan ka na ng sagabal sa buhay eh, lalayo na lamang ako sa iyo. May halong pagbabantang wika ko. Kiana, halata noon sa boses ni Enard na tutol siya sa mga sinabi ko. Nagpatuloy lamang ako. Magkanya-kanya na lang siguro tayo. Ano Enard? Sa pagkakataong yun ay narinig kong huminga ng malalim si Enard. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Gusto kong makipaghiwalay na sa akin? Sige, go on. Kung yan ba ang gusto mo eh. Kung saan ka masaya, sige gawin mo. Hiwalayan mo ako. Hamon niya sa akin. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Noon ay hindi ko na kayang pigilan pa ang pagdaloy ng aking emosyon. Hindi yan ang ine-expect kong sasabihin mo. Naiiyak na sabi ko sa kanya. E anong gusto mong marinig sa akin? Na pigilan kita sa gusto mong mangyari? Kaya na sa totoo lang eh, nakukonsensya na rin ako sa ginagawa ko sa iyo. O wala akong kwentang boyfriend. Wala akong binigay sa iyo kundi sama ng loob. Alam mo, you deserve someone better. At mukhang hindi ako yon. Wika sa akin ang boyfriend ko bagamat nararamdaman ko rin ang sakit sa part niya habang binibitawan niya ang mga salitang yon. Maglilimang taon na tayo, Enark. Sasayangin lang ba natin ang lahat ng ala-alang binuo natin? Umiiyak na tanong ko sa aking boyfriend. Kung hindi ka na maligaya sa akin, Kiana, kung gusto mong maghanap ng iba, sige, bahala ka. Hindi kita pipigilan. Pagtatapos niya. Pero bago niya ibaba ang phone ay agad akong nagsalita sa kanya at ibinuhos ko na ang lahat ng gusto kong sabihin. Yan lang naman ang gusto mo, hindi ba? Ang mawala ako sa landas mo? Alam mo, Enard, disappointed ako sa iyo. Ngayon ko napatunayan na wala pa ng halaga sa iyo yung halos 5 taong pinagsamahan natin. Sige, kung ayaw mo na, ayaw ko na rin. Goodbye. Doon ay ako na ang nagpatuloy ng aming tawagan. Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut. Hindi ko na-expect na doon magtatapos ang aming relasyon. Pero nakareceive ako ng text message sa kanya. Mahal kita, Kiana. Kaunti na lang ang pagtitiisa natin at matatapos din ito. Isipin mo kung kailan nasa malapit na tayo eh saka pa tayo susuko. Huwag naman, Kiana, ipaglaban natin tong relasyon natin ito. Huwag nating sirain yung 5 taong binuo natin. Please, magtiwala ka lang sa akin. Maniwala ka. Darating din ang panahon na magkakasama rin tayo ng matagal. Kiana, hindi ako magsasawang banggitin sa iyo na mahal kita. Kaya huwag ka na magtampo sa akin. Yun ang mahabang text message niya sa akin. Pagkatapos noon ay may dumating pang pahabol na text message mula kay Enard. Basta Kiana, tandaan mo to. Pangako, babalikan kita. Yon ang nakasaad sa mensahe niyang yon. Papa Dudut, lumipas sa mga taon at away bati ang eksena sa amin ni Enard. At dahil nga sa kawalan niya ng panahon kaya unti-unti nang nawala ang pagmamahal ko at natuto akong mangaliwa. Oo, Papa Dudut, naging two-timer ako. Lahat ng mga hindi maibigay sa akin ni Enard ay hiningi ko sa boyfriend kong panakibutas. Pero dumating din ang panahon at tuluyan ng nanamlay ang relasyon namin ni Enard na nauwi sa isang masakit na eksena. Wala akong kalam-alam habang nilalambing ako ng aking second boyfriend ay may matang nagmamasid na pala sa amin. Pagkatapos ay muli akong nakatanggap ng tawag mula kay Enard at nakikiusap siya sa akin na magkita kaming dalawa. Agad ko naman siyang pinuntahan at doon inalaman ko ang katotohanan. Siya na ba ang mahal mo?
Siya na ba ang pinalit mo sa akin? Tanong niya sa akin. Ngunit hindi pa ako nagsasalita nang muli siyang magpatuloy. Kaya pala bigla mo na lang akong iniwan. Yun pala ay dahil sa kanya. Kiana, bakit hindi mo sinabi yun sa akin? Bakit mo ako pinaglilihiman? Kiana, bakit mo ako niloko? Pagkatapos noon ay nalaman-laman ko na nakita pala ako ni Enarch na nakikipaglambingan sa ibang lalaki. Sana naman ay nakipaghiwalay ka sa akin ng maayos. Muling wika sa akin ni Enarch. Paano ako makikipaghiwalay sa iyo? E wala ka ngang panahon sa akin, hindi ba? Hindi kita makausap. Kahit man lang sa text, binabaliwala mo ko. Sige nga, paano ko sasabihin sa iyo yun? Yun naman ang naging sagot ko. 5 taon, Kiana, 5 taon. Lahat ng yun ay tinapon mo lang ng basta-basta. Umiiyak na sagot sa akin ni Enarch. Ikaw rin naman ang may kasalanan nun eh. Sino ba sa atin ang nagpabaya? Hindi ba't ikaw? Enarch, sinikap ko naman na unawain ka kaso ikaw na rin mismo ang may problema. Tingnan mo, minsan na nga lang tayong mag-usap sa phone pero ano, nagbabangayan pa tayo. Balik ko naman sa kanya. Paano hindi tayo magbabangayan? Eh ang hirap mong umintindi, katwiran niya. Naagad ko namang kinontra. Ako mahirap umintindi? Enarch, sa loob ng 5 taon, inintindi kita. Pinagpapasensyahan kita sa kawalan mo ng malasakit sa relasyon natin. For 5 long years, ako ang nagdala ng relasyon natin. Ikaw, anong ginawa mo? Pinabayaan mo ko. Sinaktan mo lang ang kalooban ko. Makasarili ka kasi. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo iniisip kung ano ang maaaring maramdaman ko sa mga pambabaliwalang ginawa mo sa akin. Sa totoo lang, Enarch, nasasaktan ako sa katotohanan, sagaba lang ako sa buhay mo. Nahad lang ako sa mga pangarap mo. Kaya heto, ako na mismo ang sumuko. Hindi ko na kasi kaya. Sa puntong yon ay hindi ko na napigil ang dumaloy ang luha sa aking mga mata. Pero sana sinabi mo pa rin sa akin kung ayaw mo na. Hindi yung ganito. Kaya na oo, maaaring nagkulang ako sa iyo. Pero hindi sapat ang dahilan yon para lokohin mo ko. Ramdam na ramdam ko ang sakit sa part ni Enarch habang binabanggit niya ang mga salitang yon. Ngayong alam mo na ang dahilan kaya ako umiiwas sa iyo, dapat na sigurong magkaroon na ng closure tong relasyon natin. Sagot ko na lamang sa kanya. Ganun na lang kadali sa iyo ang makipaghiwalay kasi nakahanap ka na ng kapalit ko? May hinanakit niyang sabi sa akin. Maghiwalay na tayo, tapos ang usapan. Pagtatapos ko. Papadudot, naging masakit ang hiwalayan naming yon pero minabuti kong mag-move on. And to make the story short, naka-move on din ako. Samantala, naging mabuting magkaibigan naman kami ni Enarch na nooy may iba ng girlfriend. Ako rin ay may bagong boyfriend na rin ng mga panahong yon. Sa kabilang banda, nag-concentrate ako sa career ko bilang teacher at heto, masaya naman ako. Sa ngayon ay may anak na ako at happily married na rin. Naging ninong sina Enarch at Alex sa panganay ko. In good terms na kami at tinatawanan na lamang namin ang mga nangyari sa amin dati. Papadudot, heto lamang ang istoryang maibabahagi ko. Sana'y mabasa niyo po ito at sa mga listeners dyan makapagbigay sana ito ng katiting na inspirasyon. Lalo na sa mga naging ex ninyo na posibleng maging kaibigan nyo. At ang bottom line dito, matutong magpatawad sa mga nagkasala sa inyo. Muli, maraming salamat at abangan ko ang kwento ko sa Papa Dudut Stories. Lubos na nagpapasalamat, Kiana. Maraming salamat, Kiana, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Aminin natin na nagkamali ka sa pagtututay mo kay Enarch. Although sabihin na natin may pagkakamali din siya dahil sa kawalan niya ng oras sa relasyon ninyo. Hindi pa rin yon reason para lokohin siya. Sana bago ka pumasok sa bagong relasyon ay nakipaghiwalay ka muna sa kanya nang sa ganon ay hindi nasaktan ng ganon ang damdamin ng ex-boyfriend mo. Anyway, na-realize mo rin naman ang iyong pagkakamali at sa ngayon ay in good terms na kayo ni Enarch at na-realize ninyong pareho na you are better off as magkakaibigan na lamang. Basta mga ka-online, tandaan natin na mali ang pamamangka sa dalawang ilog. Mamili ka sa dalawa kung sino sa kanila ang tunay mong mahal. At sa maiiwan, maayos kang makipaghiwalay sa kanya at huwag mo na siyang
paasahin pa. Magandang may closure ang lahat para madali kayong makarecover at makapag-move on. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, napansin po ni Papa Dudut na karamihan sa inyo ay hindi pa nakasubscribe. Ano pang hinihintay ninyo? Pindutin na po ang notification bell at subscribe button. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.